mga tagapakinig mula Luzon, Visayas, Mindanao at sa naabot po ng programang ito, araw-araw ng pagpapala. At ang ating pong Panginoon ay nagnanais sa tayo patuloy na lumago sa ating pong pag-aaral. Tayo po ay manalangin. Panginoon, marami pong salamat na sa araw na ito ay patuloy po kaming gabayan ng iyong Espiritu Santo na siya magbibigay po sa amin ng kalakasan at patuloy na kalakasan upang kami ay magtagumpay sa buhay na ito sa pamamagitan ng iyong mga salita na nagbibigay din ng karunungan at kaalaman upang kami makapamuhay ng matagumpay. Salamat po sa aming pagtakbo ng aming pong pananampalataya. Ang hangarin mo sa amin, Panginoon, na kami ay magtagumpay sa takbuhin ito, Panginoon. At salamat po, O Diyos, na ikaw ay mayroong nakahandang gantimpala sa mga tao at mananampalataya na magtatapos ng kanilang mga takbuhin. Salamat, O Diyos, sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. So muli ay pagpatuloy po natin ang ating pong pinag-aaralan, no? Ang sabi po natin, yung pagtatagumpay po natin ay may mga sangkap, no? At sa takbuhing ito ay meron po tayong hinahangad. Sabi po natin, ang hinahangad po natin ay makamtan yung gantimpala. Pero bago tayo makarating doon sa gantimpalang 'yon, ay kailangan meron po tayong ginagawa. Katulad po ng isang atleta na inihahanda niya ang kanyang sarili sa pagsasanay at sinasanay niya, dinidisiplina niya ang kanyang katawan upang sa ganon sa panahon na siya ay magkukumpit ay hindi po siya panghihinaan at hindi po siya sasakitan ng katawan, kundi siya, dahil siya po ay nagsanay, siya po ay makakatapos ng kanya pong takbuhin. Sa ating pong takbuhin bilang mga Kristiyano ay hindi lamang po dapat tayo na matapos sa takbuhin ito. Kailangan po nating magtagumpay. Yan. So, balik-aralan lang po natin yung ating pong mga unang mga bahagi ng ating pong mga hakbangin para tayo po ay magtagumpay sa ating pong takbuhin. At alam po natin, sabi natin, na katulad ni Pablo, no, sabi niya, ay huwag po tayong masiyahan lamang kung anong meron tayo ngayon, no, kundi magpatuloy po tayo. At isa po sa mga bagay na dapat pong ginagawa natin, kung meron po tayong mga natapos na pagsasanay, ay kailangan po, meron na naman pong isang level up, no, sa ating pong pagsasanay. Ganon din po sa ating mga pamumuhay bilang Kristiyano. Hindi po tayo nasasatisfy dahil alam ko na yung turo na yan, no? Eh hindi na po tayo nag-aaral o hindi na po tayo nagpa-practice ng mga bagay na dapat po nating ginagawa bilang pagsunod at makapamuhay tayo ng matuwid. Amen. Kaya yun po ay essential po sa atin para sa ating pong pag-unlad bilang mananampalataya. Pangalawa, ang sabi natin kailangan meron po tayong tinatawag na devotion o yung meron po tayong pagmamahal doon po sa ating pong ginagawa. Diba? Sabi nga natin, one thing, no? Sabi ni Pablo, isang bagay ang aking laging ginagawa. Ano daw po yun? Yung kalimutan yung mga nakaraan at harapin ang nasa aking harapan, yung kasalukuyan. Okay? So, kaya po magandang malaman po natin, yung pangatlo, ay magkaroon po tayo ng tinatawag na direksyon. Yan. Ibig kong lang sabihin yan, no, ay tayo po ay tumakbo na ang direksyon natin patungo doon sa ating pong inaasahan sa lugar o sa dulo ng ating pong nais marating at matapos at mapagtagumpayan. So hindi ho natin na kailanman, no, ay laging nakaakibat sa atin yung ating mga nakaraan. Kaya nga sabi ni Pablo, no, dito po sa ating pong talata, sabi po niya, no, sa Philippians chapter 3 verse 12 to 13, "Not that I have already obtained it or have already been made perfect, but I actively press on so that I may take hold of that
for which Christ Jesus took hold of me and made me his own. Verse 13, sabi dyan, brothers and sisters, I do not consider that I have made it my own yet. But one thing I do, yan na, forgetting what lies behind and reaching forward to what lies ahead. Yan. So, sa ating pong direksyon, no, na ibinibigay sa atin ng Panginoon, ay dapat doon lamang po tayo tumakbo. Sapagkat hindi po tayo pwedeng palipat-lipat ng linya sa pagtakbo. Diba? Misan nasa kaliwa, misan nasa kanan. Okay? Eh, ang mangyayari po, misan, sa paglipat-lipat natin ng ating pong tinatakbuhan, eh minsan nakakasagabal tayo o minsan tayo po ay nababalahaw, no? Ibig sabihin, nadadapa tayo, no? At wala rin po kayo na siguro nakitang mga atletang tumatakbo nang pag tumatakbo siya, eh lagi siyang nakalingon. Di po ba? Napakahirap naman po yata nung tumatakbo tayo na nakalingon po tayo. So, kailangan ang sense of direction natin ay kung nasaan yung ating pong pupuntahan, no? Tinitingnan natin. Kasi pagka tayo ay patuloy na laging lumilingon sa ating mga nakaraan, eh ang problema po noon ay lagi po tayong matutumba tayo, magpo-fall tayo kasi hindi naman natin alam kung saan tayo pupunta. Ganon din po, no, sa buhay natin, no, na mahirap po mag-move on kung laging nakaakibat sa atin yung ating mga nakaraan. Anong ba ibig sabihin ng forgetting those things which are behind? Yan. Ang ibig lang pong sabihin nun, na wag maging dahilan o wag magkaroon ng kapangyarihan sa atin yung ating mga nakaraan para hindi tayo makapamuhay sa kasalukuyan at sa ating pong kinabukasan. Yan. So, yung past is past, no? Katulad ng Panginoon, ng ating Ama sa Langit, no? Eh, ang sabi niya, ang pangako niya sa atin, ang lahat ng ating mga kasalanan, ang ating mga karumihan, ay hindi niya na ipapaalala sa atin. At hindi niya na maaalala yon kasi binura niya na po yun sa umagitan ng ginawa ng Panginoong Jesucristo sa buhay natin. Maaring ngayon ay meron po tayong mga tinatakbuhin at isan yung ating nga pong mga nakaraan ay siyang nagiging sagabal sa atin. Magandang ehemplo po natin ay siguro ay si Joseph, no? Nung siya po ay bata pa, no? Eh siya po ay napagkaisa ng kanyang mga kapatid na siya ay, dahil nga po naiinggit sa kanya, eh siya po ay ibinenta dun sa mga negosyante papunta ng Egypt, no? Hanggang siya po ay makarating ng Egypt at naging servant siya, no? At sa kasawiang palad, eh siya po ay nakulong, no? Nang maraming panahon. Pero hindi niya alam, no? Na meron palang layunin ng Diyos sa buhay niya. Pero na-realize niya na ang plano pala ng Diyos sa kanya ay iligtas niya ay yung kanyang mga kasambahay, yung kanyang mga tribe, no? At ang yung kanyang ama, no? At siya po ay ginamit ng Panginoon, binigyan siya ng karunungan upang mailigtas hindi lamang po ang bayan ng Israel, kundi ang lahat ng bayan na sasakupan nila, ang Egypt. Amen? At ganun din, makikita po natin yung buhay niya, no? Ay kung siya po ay nabubuhay sa nakalipas o nakaraan, ay siguro nung makita niya yung mga kapatid niya, iisipin niya, ay gagante ako dito sa mga kapatid ko sa ginawa nila sa akin. Napakasakit ng ginawa nila sa akin. Okay? Ganun din po si Pablo, no? Kung siya po ay hindi po nabubuhay sa kasalukuyan at hindi po siya namumuhay doon sa kanyang hinaharap, no? Hindi niya inaabot yung kanyang hinaharap, no? Ay maaring maisip niya, naku, hindi yata ako pwede na maging mensahero ng mabuting balita kasi isa ako sa mga nagpe-persecute ng mga unang mga Kristiyano sa akin, no?
So yun yung mga nasa isip ni Pablo, no? At isa siya sa mga naging witness nung mamatay si Stephen, no? Si Esteban sa pamamato ng mga Hudyo sa kanya dahil sa pagiging Kristiyano, no? So kung yun lamang po ang magiging dahilan para kay Pablo, para hindi siya umusad at para hindi niya gawin ang kalooban ng Diyos, eh wala po siguro tayong mga sulat ni Pablo mula sa Pilipos, para sa mga Pilipos. Amen? So ibig sabihin, yung mga nakaraan natin ay kailangan po nating kalimutan natin yon at iwan na natin yon. Okay? At ang ibig rin sabihin, it simply means that we break the power of the past by living for the future. Yan. So, forgetting means also na tayo ay hindi na po nai-impluensyahan o hindi po tayo naapektuhan ng mga bagay ng mga nakaraan. Meron po ba sa inyo, sa atin ngayon, nakikinig, na nakita ninyo na, oh nga, no? Parang ang bagal ng aking paglago sa Panginoon. Lagi ko kasing naiisip yung mga nakaraan. Alam nyo, sabi ng Panginoon, mga bago na tayo nilalang ng Diyos. Ang lahat ng bagay na luma sa atin, lahat ng ating mga nakaraan, ay wala na, kundi bago lahat. Amen? Sana po ngayong araw na ito, ay magkaroon tayo ng pagbabago, ng takbo ng ating kaisipan upang magpatuloy po tayo sa ating takbuhin. At kailangan po natin ng isang direksyon. At yan ang direksyon na tayo po ay bibigyan ng ating pong banal na espiritu sa buhay natin. Amen? So sana po ngayong umagang ito ay makita din po natin. Sabi nga ng ating tinuturo dito sa ating pong church, no? Ang ating Panginoong Jesus, ang ating mabuting pastol. Tayo ay kanyang aakayin sa mainam na lugar, sa mainam na batisan, kahit tayo'y lumalakad sa anino ng kamatayan, hindi ho tayo matatakot. Sapagkat tayo'y sasama ng Diyos, ang sabi pa ng Panginoon, that surely goodness and faithfulness will follow us all the days of our lives. Amen? So, pagpalain po tayo ng Panginoon at tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming pong salamat na sa umagang ito, sa araw pong ito, ay kami ay binigyan mo ng malinaw na direksyon at ang malinaw na dapat po namin gawin, nakalimutan namin ang aming mga nakaraan at hindi maging balakid sa amin at makaapekto sa amin ang mga nakaraan namin sa buhay, Panginoon. Dalangin po namin, katulad ni Pablo, na kami ay nagsusumikap na abutin ang nais mo na kami ay magtagumpay sa takbuhing ito, Panginoon. Salamat din po sa iyong pagpapala na sa araw na ito, tunay nga ang ipapakita mo sa amin na ikaw ang tunay na mabuting pastol sa amin at hindi po kami mangangailangan. Sa iyo po namin binibigay ang lahat ng papuri at pasalamat sa tanging pangalan ni Jesus. Amen at amen.